Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gawin natin ay yung cellphone na pagkatapos po, ginamper ang fuse ay namatay. Ito po ay galing sa Karkar City, Cebu. So maraming salamat po sa nagpadala nito at shoutout po sa inyo. At ayan na nga mga idol, buksan na po natin at i-check po natin kung ano po ang nangyari, kung bakit namatay po siya noong ginawa ang pinaka-fuse. So ayan mga idol, ang model po pala nito ay Redmi 90. At ayan na nga mga idol, i-check na po natin at tingnan po natin kung ano ba ang nasira sa loob, kung bakit po namatay na tuluyan. At ayan mga idol, tingnan po natin, basahin po natin yung nakasulat sa papel. At ayan, ayan. Auto restart, so blinking logo. Noon po nag-on siya kapag i-charge. Ngayon ayaw na po mag-on kahit i-charge. So mga 3 months na din daw itong na-stack, natambay. So yung fuse ay naayos na. So ayun mga idol, tingnan po natin kung magawa ito. So maraming salamat po mga idol sa inyong tiwala. Grabe, galing Cebu papunta ng Taguig. At ayun mga idol, umpisa na po natin. At una mga idol, i-charge muna natin. So tingnan po na natin kung meron pong logo na nakikita. So dati daw ang sira nito ay naglulugo lang hanggang nung inayos at ginawa ang fuse ay namatay. Ayan, kahit i-charge po natin, wala pong reaction. Ayan mga idol, sinubukan po natin yung charger at nagcha-charge naman. Pagdating po sa unit niya ay hindi talaga nagcha-charge. So patay po ang cellphone niya. Possible na na-deadboot po ito noong inayos. At mga idol, buksan na po natin. Tingnan natin kung ano po ang ginalaw sa loob at bakit siya namatay na tuluyan. At ayan na nga mga idol, so nakita na po natin, kung napapansin nyo po, yung pinaka-battery niya ay talagang nagalaw na siya. So possible na ginalaw po ang fuse. At ayan, tanggalin natin yung screw at mag-shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan na nga mga idol, nung sinilip ko po or tinanggal ko yung takip ng battery, at ayan, kung napapansin niyo po, yung pinaka-fuse niya ay naka-jumper na talaga, wala na pong fuse. So possible mga idol, nung nagpapatay-patay ito ay ginamper ang fuse, at bakit natutuluyan? So hindi po ito basta-basta natutuluyan talaga mga idol, kung tama po ang paggawa ninyo. At kung bakit siya na deadboot pala mga idol, so nung namatay po ito, ang tawag po dito ay deadboot. So tinister ko muna mga idol. So una, tinister ko muna yung pinaka-battery niya, kung gumagana ba or kung nasira ba o hindi. So ayan mga idol, kung papalo po yun ang kabila, na ibig sabihin. So yan, kung napansin mga idol, pumalo po siya, ibig sabihin good ang battery. So ang may tama po dito mga idol ay yung pinaka motherboard. At ayan, tinesting ko rin po ng battery mga idol, baka sa battery lang o nadamis ng paglagay ng fuse. At ayan, wala rin po siyang power, hindi rin po siya nagcha-charge. So ayan, na-deadboot talaga mga idol. So yun, ito po yung issue niya mga idol, unang issue ng mga ganitong unit. So tinesting ko rin po yung motherboard niya mga idol. At ayan, so normal naman po, walang palo. Ayan, kung napapansin nyo po, isa lang po ang pumalo. So ibig sabihin, normal ang board. So ngayon mga idol, ang naging issue nito noong namatay ay na-deadboot po siya. Naabutan po noong nagalaw ang pinaka-pesa. So ibig sabihin mga idol, may issue po talaga ito. Kasi ang mga ganitong unit ay may mga issue po ito sa deadboot. At tingnan natin mga idol, ang grabe po. Pati po yung pinaka-charging IC ay nilagyan po ng paste. So ayan dapat mga idol, so hindi nyo po lagyan dapat yan, sa ibabaw lang. Ayan, delikado po yan kasi kapag uminit po ang board yan ay magdikit-dikit po yan sa pyesa. So ayan, nilagyan po siya ng thermal paste. So delikado yan mga idol, sa sunod huwag nyo na pong lagyan ang pinaka-pyesa. Dapat sa ibabaw lang kayo maglagay mga idol. So kagayaan niya mga idol, nasa ibabaw ng caps. At mga idol, ayan. So kung napapansin nyo po, tumabingi na rin po yung caps. So possible nito na ginalaw po ito. Baka siguro mabuhay niya nung napatay niya. So hindi niya alam mga idol, may technique po ang paggawa dito. So ayun, tinanggal siguro ang bakal at akala niya mabubuhay. So hindi po nabuhay mga idol. So meron po gagawin dyan para mabuhay. At ayun mga idol, so check mo natin. So una, tanggalin muna natin yung caps. So ang gamit po natin hot air mga idol ay 450 hit, at air naman ay tama lang. So pinakasagad na po ang ginawa ko mga idol para madali siya matanggal. So ingat-ingat lang din po mga idol, kailangan galaw-galawin nyo po yung hot air o ikot-ikutin para wag nyo po i-steady para hindi lumubo ang board. At ayan na nga mga idol, nung nabuksan ko po yung ilalim, kung napapansin nyo po mga idol, namalat po yung signal booster or yung signal IC. So yun po yung maliit mga idol. So connected po yan sa Unli Reboot. Ngayon pag nagkamali ka po ng bunot ng caps dyan ay pwedeng matuluyan yan. So ito po yung gagawin nyo mga idol. Kahit namalat naman yan mga idol, kapag hindi po na-damage ang IC ay possible na makuha yan sa repair. Unang gagawin nyo mga idol, i-plat nyo po yan. So ang mali lang po dito, nung siguro nung namatay, sinubukan niya buhay, tinanggal po ang caps. Kasi madalas mga idol, kapag tinanggal po ang caps nito ay mabubuhay ito. Ngayon mga idol, dahil hindi po yan nabuhay, possible na nagalaw ang IC niyan. So kailangan maibalik sa maayos mga idol. So kung napapansin mga idol, nagsilabasan po ang tingga. Kailangan maiplat yan, maribor or makalog para mabalik sa normal. So nagalaw po
po ng konti yan, kaya namatay mga idol. So uminit po yon, kaya namalat po siya. Tips ko mga idol sa mga nag-unreboot ng ganito, kapag tinanggal niyo po ang caps niyan, meron po talagang pagkakataon na mamatay ang cellphone. Ang gagawin niyo lang mga idol, i-flat niyo po or kalugin niyo po ang IC or ibalik niyo sa normal, kasi minsan tumabingi ng konti yan, kaya namatay. At ayun mga idol, binalik ko rin po yung caps. So, para kumpleto pa rin. So, hindi na po yan nakabalik ng maayos mga idol. So, medyo nakaangat na po ang kabila. So, ayan mga idol, sa mga naglalagay po ng thermal paste, huwag nyo pong ilagay or ikalat sa mga pisa ang mga thermal paste. Kasi possible na kapag uminit yan ay lalong masisira ang unit. Kasi pwedeng magdikit-dikit yan at pwedeng magkaroon ng short. So, ayan mga idol, sa ibabaw lang po siya ng shed, ilagay ang pinaka thermal paste. At ayan mga idol, itesting po natin. At grabe mga idol, huwag po kayong kukurap. So kapag mag-charge na po ito at lalabas ang pinaka-icon, ay ibig sabihin buhay na po ito. At ayun mga idol, wag po kayong kukurap, i-check na po natin, i-charge na natin. At kapag lumabas ang charging icon, ay ibig sabihin okay na po yan. So ayan mga idol, 100% lumabas po ang charging icon. So na-drain po ito mga idol, buhay na siya, na logic po natin ang paggawa. Ayun mga idol, ang tips ko lang po sa inyo, kung nagkataon na ginawa niyo po ang PIOS sa mga Redmi 90 or Poco M3, na kapag natuluyan, ibig sabihin na deadbolt po yon. Ang gagawin nyo lang mga idol, sundan nyo po yung ginawa ko. Huwag nyo pong alisin lang ang caps, kasi minsan meron pong pagkakataon talaga na matuluyan ang cellphone. So ang gagawin nyo po mga idol, i-revolve nyo po yung IC, kalugin or i-flat, so babalik na po yan sa normal. Or minsan naman mga idol, nawawalan po yan ng signal. So ingat-ingat po sa paggawa ng ganyan mga idol, napaka-sensitive po nyan. Kung wala po kayong gamit or lalo na wala kayong experience sa paggawa, huwag nyo pong gawin ang ni-rebot yung kagaya ng ginalaw ko. Kasi mahirap po yan tanggalin mga lods kung wala po kayong sapat na gamit. At pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Jolpon TV Official. Pag-usapan po natin kung magkano po ang singilan ng ganito. So may ship po tayo mga idol. So Luzon, Visayas, Mindanao, gumagawa po tayo kahit anong unit mga idol. So ayan, tingnan po natin kung magkarga mga idol. So antayin po natin, kapag nagkarga po ito ay ibig sabihin normal na po ito. At mga idol, pwede pong mawala ng signal ito dahil namalat na po yung pinaka-IC. At tingnan natin mamaya mga idol kung meron pa bang signal, magnormal pa ba. At ayan, nag 1% na siya, subukan po natin i-power. So ibig sabihin mga idol, nagnormal na po ito, nabuhay na talaga ito. So matagal na po ito mga idol, ang video na to, siguro 2 weeks na po ito, mag 1 month na ito bago ko po ito in-upload. At wala naman po akong nabalita na may problema. At ayan mga idol, na-solve na po natin. So 3 months na po itong na-stuck talaga, kasi noong pinahinang po ang PIOS ay natuluyan ang kanyang cellphone. At akala niya wala ng pag-asa na maayos, at buti na lang mga idol, so nagkaroon po ng pag-asang mayari dahil napanood po ang ating video. At ayun mga idol, kung napapansin nyo po, meron pong emergency. So ibig sabihin meron po yan signal. So ayun, para malaman po natin kung meron pong signal, lagyan po natin ng SIM card. Ayun mga idol, so pati yung lagay niya ng SIM ay sira-sira na. So nabakbak na talaga yung mga dulo. So ayan, tingnan natin. So meron pong smart. So ibig sabihin yung IC na namalat mga idol ay hindi po na damage. So namalat lang po yun dahil nung pagtanggal po ng caps ay uminit po yun, medyo tumabingi ng kunti. So ayan, kaya namatay din po siya. So ayan, ibalik lang natin sa normal. At ayan mga idol, sobrang lakas po ng signal, meron na pong 4G. At normal na po ito mga idol, only rebooting na rin ito. Wala na po itong maging issue dahil ang fuse mga idol ay naayos na rin na. Dati nang naayos ang fuse. So ayan, ginagawa ko rin ang fuse mga idol para maging normal na rin po. Idol, kung ginawa ko po ang mga deadbolt ay pati fuse po ay sinasama ko na para magnormal. So dahil nagawa na po ang fuse nito mga idol, ayan, swerte tayo, hindi na natin nagalaw pa ang fuse. At ayan mga idol, ito lang po ang ginawa ko. Dahil Christmas po, ang nagpaayos ang cellphone nito. Ayan mga idol, nilibre ko rin po siya ng SIM holder. Dahil barag-barag na or sira-sira na ang SIM holder niya mga idol, nabasag na po yung dulo. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko po ng libre. At ayan mga idol, pati po yung pinaka tawag niya ay normal na. So ayan, tingnan natin mga idol kung talagang unreboot na, i-restart po natin. Kasi madalas po nito mga idol, kapag nire-restart ay namamatay na hindi na po siya nagpa-power. At kapag mag-power po yan mga idol, ay normal na. At ayan na nga mga idol, bigla po siya nag-power. Ay ibig sabihin, unreboot na to. Unreboot, unredrain, unreupdate. Lahat po ng gusto niyo mga idol ay pwede na. At pwede rin ito ma-overcharge mga idol kahit wala na pong fuse. Ayan mga idol, so nagawa na po natin at sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. See you on my next video mga idol.